si tayo po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pagdiriwang ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa mga makasalanan at sa lahat ng tao. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin.
upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi iyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo, noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasalanan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa karunungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga likod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na pong mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna tayong lahat. Mga kapatid sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Hindi ko kayo makitang lahat. Pero alam ko na dito po kayo dahil sa First Friday po ngayon. May magandang balita ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya rin ay ikakasal. At kung tayo ay nagmamalaki sa mga kasalan na pinupuntahan natin, ay doon sa kasalan, ang ganda-ganda ng simbahan, ang sarap-sarap ng handaan, doon sila sa Manila Hotel, ang daming pagkain, ang daming mga panauhin, ang saya-saya, may programa, ang ganda-ganda, pinibida natin na parang ang pinakamasaya na sa buhay natin ay yung kasalan. Na kahit na tayo hindi naman tayong ikakasal, pero kasama tayo sa kasalan, masaya tayo.
At mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, lahat pasasayahin ko. Lahat ng dadalo sa kasalan ay pasasayahin ko. Eh, ang Panginoong Hesus na ang bahala kung paano tayo pasasayahin. Siyempre, masarap ang pagkain. At ang pagkain na bibigyan niya kasing sarap ng kanyang katawan. Hindi ba ang pinakamasarap na kinakain natin ang katawan ni Kristo? Ayan. Kaya kasing sarap ng kanyang katawan ang pagkain natin at inumin. At kasing saya natin ang mga mapanauhin, lahat yung masasayang panauhin, ganyan rin ang kasayahan na ibibigay sa bawat isa. Masaya lahat. Masarap ang pagkain. Nandoon ang Pong Jesus Nazareno. Nandoon ang mga santo at mga santa. Nandoon lahat ng mga nagmamahal sa Pong Jesus Nazareno. Ang mga matutuwid na tao. Ang mga banal na tao. Ang wala lamang dun sa kasalan ay yung mga hindi handa para sa kasalan. Hindi pinapasok kasi sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo, umalis kayo dito. Huwag kayong kakatog-katog sa pintuan. Hindi ko kayo tatanggapin kasi may kulang sa inyo. Hindi kayo banal. Hindi kulang ang inyong kabanalan. Masama kayo. Hindi kayo matuwid sa inyong pamumuhay. Hindi tatanggapin ng Panginoon sa kasalan ang mga walang pag-ibig sa Panginoon. Yan lamang ang gusto ng Panginoon sa atin na ibigin natin siya. Na magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Sinasabi na ni San Juan Apostol, ang taong walang pag-ibig ay hindi nakakikilala sa Diyos dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Ang daming ipinapakita ang Diyos na pag-ibig. Hindi mo nagawa ni isa ang ipinakita niya. Kaya mayroong mga taong walang pag-ibig. Ang inaatupag ay puro kasamaan. Kulang sila sa pag-ibig. Kulang sila sa kabanalan. Kaya wala silang ticket para dun sa kasalan. Mga kapatid, minsan lang tayo imbitado sa kasalan. Merong oras na papapasukin tayo dun sa kasalan. At may araw. Araw at oras. Kailangan handa po tayo sa oras na yun. Kaya oras, magpakabanal po tayo. Pagkapupunta tayo rito sa simbahan ng Nazareno, isa lang ang gawin natin na tayo ay humingi ng biyaya sa Poong Jesus Nazareno. Jesus, gawin mo akong mabait na katulad mo. Mapagmahal na katulad mo. Mapagpatawad na katulad mo. Malingap na katulad mo. Matulungin na katulad mo. Yan lang po ang kailangan ko. Yan ang kailangan natin para tayo papasukin sa kasalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Itayo po ang lahat. Mm.
Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalaala ng mabuting balita na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating inihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya humingi tayo ng mga biyayang kailangan natin sa pagharap sa Panginoon. Wikain natin, banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumaunaway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mong kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama naming mapagmahal, dagdagan po ninyo ang aming kabanalan at ang aming pag-ibig hanggang sa pagdating ng iyong anak na si Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay.
mula sa gatas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Papuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng O sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, gayon din ang kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin ang mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sumagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Buong Jesus Nazareno. Buong Jesus Nazareno, kalugan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno,
Salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati